babae, nakatulog ng 32 years at himalang nabuhay? Sino kayang babaeng to? Yan ang ating alamin ngayon sa video na to. Yo, what's up guys? It's Jay Do It here. Welcome back again sa aking YouTube channel. Bago natin simulan, pindutin mo na ang subscribe button para lagi tayong updated sa mga trivia at kwento na aking i-upload. Narinig mo na ba ang kwento ni Sleeping Beauty? Dahil ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang babae na inabot ng 3 dekada bago magising mula sa pagkakatulog. Naisip mo na din ba paano kaya kung nakatulog ka at pagkagising mo ay lahat ng nasa paligid mo ay nagbago na, at ano kaya magiging reaksyon mo kung nalaman mo na ikaw ay matanda na? At yan ang ating pag-uusapan ngayon. So tara, simulan na natin. Carolina Olsson. Siya ay pinanganak noong October 29, 1861 sa Okno, Sweden, at tinawag din siyang The Sleeping Beauty of Okno. Siya rin ay pangalawa sa 5 magkakapatid at siya lang ang nag-iisang babae. February 18, 1876, habang sila ay naglalaro kasama ang mga kaibigan niya, ay nadulas siya at tumama ang kanyang ulo sa bato. Pero agad naman siyang nakarecover. February 22, 1876, lumipas lamang ng 4 na araw, ay nakaramdam siya ng pananakit at pamamaga ng ngipin. Sa panahong ito, ay madaming paniniwala ang mga tao tungkol sa pamahiin dito sa kanilang lugar. Kaya iniisip ng kanyang mga magulang na kinulam si Carolina. Kaya hinayaan muna nilang matulog. Subalit kinabukasan ay hindi na siya nagising. Ang kanyang mga magulang ay labis na nag-aalala dahil nga wala din silang kakayahan na ipaggamot si Carolina. Ang kanyang tatay ay isang mangingisda at umaasa na lang sila sa mga payo ng midwife at ang kanyang mga kaibigan. Ilang araw ang lumipas ay hindi pa rin nagigising si Carolina, kaya nagpatulong sila sa mga kaibigan upang ipagamot na sa doktor. Ngunit sa panahong ito ay wala pang mga bagong kagamitan ng mga doktor, kaya hindi malaman kung ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi pa nagigising si Carolina. Ang doktor ay patuloy pa rin sa pagsusuri kay Carolina ng mahigit 1 taon. Pero naisip niya ngayon na sumulat sa ibang doktor upang humingi ng tulong sa paghanap ng lunas, dahil nga din napansin niya na hindi na humahaba ang mga buhok at mga kuko ni Carolina. Madami ding doktor ang tumutulong, pero may iba't iba silang opinyon. Ang iba ay sinasabing may problema sa pag-iisip kaya nagpapanggap lamang itong tulog, at ang iba naman ay sinasabing siya'y na-comatose. Ngunit nabigo pa rin ang mga doktor na malaman kung ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi pa siya nagigising. Makalipas ang 16 na taon, taong 1892, ay hindi pa rin nagigising si Carolina. Marahil naisip nyo rin kung paano nga ba siya kumakain sa ganitong sitwasyon. Si Carolina ay pinapainom ng kanyang nanay ng 2 baso ng gatas o kaya tubig na may asukal kada araw. Sa taong ding ito ay naisip ng mga doktor na ilipat siya sa ibang ospital para isailalim sa mga iba't ibang test o pagsubok. Gumamit din sila ng kuryente upang gisingin ang natutulog na si Carolina. Subalit wala pa din itong response, kaya hindi pa rin nagtagumpay ang mga doktor. Nagdesisyon ng pamilya ni Carolina na iuwi na lang ulit siya sa kanilang bahay. Lumipas ang ilang taon ay hindi pa rin nagigising si Carolina, at patuloy pa rin sa pagdadasal ang kanyang mga magulang na sanay magising na ang kanilang anak. Ngunit taong 1904 ay pumanaw ang kanyang ina, at taong 1907 ay pumanaw din ang kanyang 2 kapatid. Sinabi din nila na nakita nilang umiiyak si Carolina at makikita sa kanyang mukha ang matinding kalungkutan sa pagpanaw ng kanyang mga kapatid at ina. Ilang taon nang lumipas ay naghanap sila ng kasambahay upang may mga alaga sa kanilang bahay at kay Carolina na rin. Ang kanilang kasambahay ay araw-araw pinapainom ng gatas gamit ang kutsara, nang sa ganon ay manatili siyang buhay. April 3, 1908,
ay nagulat ang kanilang kasambahay dahil nakita niya si Carolina na gumagalaw at umiyak. Ang kanyang yaya ay agad tinawag ang mga kapatid ni Carolina, ngunit di niya na makilala ang mga ito dahil nga nag-iba na ang kanilang mga itsura at dahil na din sa tagal ng panahon na hindi niya nakikita ang mga kapatid niya. Si Carolina ay humarap sa salamin at nakita nga niya ang pagbabago ng kanyang mukha. Si Carolina ay natulog ng halos 32 years at 42 days at hindi na rin siya makapagsalita dahil nanghihina na ang kanyang mga katawan at napakapayat niya na. Pero nakakabasa at nakakasulat pa rin si Carolina at naalala niya pa rin ang kaganapan bago siya makatulog. Kaya tinawag siyang The Sleeping Beauty of Okno. Nang kumalat ang balitang gising na si Carolina ay ang mga taong nasa malalayong lugar ay naglakbay upang bisitahin siya at makita kung ano na ang kanyang naging itsura at kung paano na rin siya nagising. At dahil center of attention si Carolina ay nagtago siya kasama ang kanyang pamilya para maiwasan ang media at ang mga tao sa kanilang paligid. Gayunpaman, madaming tao pa rin ang nagsasabi na gawa-gawa lamang ang kanyang kwento dahil nga imposible nga namang mabuhay ang isang tao na halos 32 years na hindi nagigising at dahil lang din sa gatas at asukal na pinapainom sa kanya. Si Carolina ay nagpa-psychiatric testing sa Stockholm, Sweden at taong 1912 ay inilabas ang kanyang resulta sa publiko ng kanyang doktor na si Dr. Frodstorm at ito nga ang sabi ng kanyang doktor. Si Carolina ay pinaniniwalaang nasa state of hibernation kung saan isang uri ito ng deep sleep na tumutulong para makasurvive sa taglamig kahit hindi ito kumakain. Ang hibernation din ay karaniwang ginagawa ng mga hayop para makasurvive. Ang taba na naiipon dahil sa pagkain sa mga buwan ng tag-init ang siyang nagiging pagkain sa panahon ng kanyang mahabang pagtulog. Mula noon ay namuhay na masaya si Carolina at noong April 5, 1950 sa edad na 88 ay pumanaw na si Carolina dahil sa intracranial hemorrhage. O ikaw, sumagi na din ba sa isip mo na kung ikaw kaya ang nakatulog ng mahabang panahon gaya ni Carolina? Ano din kaya ang iyong magiging reaksyon pagkagising mo nang malaman mong natulog ka ng 32 years? At kung gusto mo pa ng trivia o kwento gaya nito, ay panoorin mo na rin sa aking YouTube channel ang tungkol sa taong nasira ang mga mukha dahil sa pagpaparitoke. At pindutin mo na rin ang subscribe button para lagi kang updated sa mga bago kong upload.